Siya ay isang babae na nagmamasid sa malayong gubat, naglalakad mag-isa sa gitna ng madilim na gabi. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang matalas na chainsaw na naglalabas ng nakakatakot na tunog sa kanyang paligid. Hindi malinaw kung ano ang dahilan sa kanyang paglalakbay, ngunit ang takot at tensyon ay maaaring maramdaman sa hangin. Nakakaramdam siya ng isang kakaibang tawag na tumatawag sa kanyang kalooban, isang di may paliwanag na lakas na nag-udyok sa kanya na ipagpatuloy ang paghaharap sa kanyang mga kinatatakutan. Nang patuloy na lumalakad siya, ang madilim na gubat ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang liwanag na nagdudulot ng isang malalim na atmosfera sa lugar. Bigla na lamang lumitaw sa harapan niya ang isang matandang tahanan na tila ay hindi nakaaliw, ngunit wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang pasukin ito. Nagbukas ang mga pintuan na parang hinihila siya papasok sa loob. Sa bawat hakbang na ginawa niya, ang kanyang katauhan ay napaliligiran ng mga kasindak-sindak na larawan ng mga mabangis na halimaw at mga baliw na tao. Nang mapasok niya ang loob ng bahay, napansin niya ang isang nakapanghahalina at kapanapanabik na koleksyon ng mga chainsaw na nakadisplay sa isang silid. Ang kanilang mga kahoy na bahagi ay nag-iingay sa mga pader na tila bumabangon mula sa kanilang mahabang pagkakatulog. Nang buksan niya ang isang malaking aparador, isa pang espesyal na chainsaw ang nakita niya. Ang mga talim nito ay tila humahawak sa liwanag at nag-udyok na kunin ito. Hindi na niya mapigil ang kanyang sarili. Inawakan niya ang espesyal na chainsaw at biglang nagpakawala ito ng isang malalim na sigaw na tila nagmumula mismo sa kahoy na katawan ng kagamitan. Sa sandaling iyon, isang nakapangilabot na kapangyarihan ang pumasok sa kanyang katawan na nagpabago sa kanyang pagkatao. Ang babae ay hindi na ang dating inosenteng nilalang na naglalakad sa gubat. Ngayon ay isa siyang halimaw na nagpapanggap na tao hanggang lumunok ng mga kaluluwa ng mga nagkalat sa paligid. Sa bawat hampas ng kanyang chainsaw, ang mga kaluluwa ay nababawasan ng buhay at nauwi sa walang hanggang kadiliman. Set up os bandidos e comprar roupa.